Hoy, babae! Huwag mo akong pinakikialaman sa mga ginagawa ko, ha? Maria at Jose ay matagal nang mag-asawa na hindi pa nabigyan ng isang anak. Araw-araw, sabay silang nagdarasal at humihiling na sana bigyan sila ng isang anak upang mabuo ang kanilang pamilya. Puno ng pagmamahalan ang dalawa kahit saan man sila magpunta. Magandang balita ang sasabihin sa'yo. Buntis ako! Talaga? Yes! Thank you, Lord! Sa wakas, magiging tatay na ako. At lumipas ang ilang buwan habang si Maria ay naghahanda ng napunan sa kusina. Dugo! Mahal si baby! Baby! At sa di inaasahan, nakunan si Maria. Lumipas ang ilang buwan, dahan-dahang nagbago si Jose. Ang dating mapagmahal na asawa ay tila ngayon naglaho na. Uwi na tayo, pare. Malasing na ako. Oo nga, pare. Mukhang ganda may hanap tayo ng inuma. Ano ba kayo? Anong uwi? Inom ba tayo? Marami akong pera dito. Pare, baka maubos yung pera mo. Di ba buntis sa asawa mo? Wala na, pre. Dahil wala na akong paggagastusan, wala na yung baby namin. Inom ba tayo? Hanggang umuwi si Jose, nalasing na lasing. Oh, mahal! Lasing ka na naman? Bakit? Anong pakialam mo? Hoy, babae! Huwag mo akong pinakikialaman sa mga ginagawa ko, ha? Ano ang ginawa mo sa araw? Pinatay mo ang anak ko! Bakit? Ikaw lang ba ang nasaktan? Tayong dalawang naghangad ng anak. Pero kasalanan ko ba na mangyari yun, ha? The will of the wind, you feel it and then it will pass you. Hanggang di nakayanan ni Maria ang ginawa ni Jose sa kanya at nagkahiwalay sila. Ang hindi alam ni Jose, nagdadalang tao uli si Maria nung pag-alis niya. Patuloy si Jose sa kanyang mga masasamang bisyo. Lumipas ang dalawang taon at magpapasko, nagkasakit si Jose. Dok, kumusta?
I'm sorry, Mr. Mariano, but we have examined every part of your body. And I'm afraid to say that meron kang liver cancer. Ito ang resulta ng iyong pag-iinom ng alak. Pero huwag kang masyadong mag-alala dahil ito ay stage 1 pa lamang. At may pag-asa ka pang gumaling. O paano, Mr. Mariano? Kailangan ko nang mauna at marami pa akong gagawin sa ospital. Ko, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Malaki po ang nagawa kong kasalanan sa inyo, lalong-lalo na sa aking asawa. Pinapahirapan ko siya kahit wala siyang kasalanan at nasasaktan ko siya. Patawarin mo po ako dahil nabulag po ako sa aking galit at sama ng loob na nawala ang aming anak. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. 2 Pasko na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ko lang nararamdaman ng pangungulila. Panginoon, bigyan mo po ulit ako ng isang pagkakataon upang maitawid ko ang aking mga nagawang kamalian. Hindi na ako umaasa pang babalikan ang aking asawa. Pero magalingin mo lang ako upang may balik ko sa dating aking buhay. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Maria! Jose, patawarin mo ako nang iniwan kita. Ako ang dapat humingi sa iyo ng tawad sa laki ng aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako, mahal. Pinagsisihan ko na ang lahat. Matagal na kitang napatawad, mahal ko. Nandito ako para makapagsimula tayo ng panibago. Maraming salamat, mahal ko. Pangako, lahat ng kamalian ko, babawiin ko. Sino pala? Sino itong batang kasama mo? Siya si Josiah. Ang anak natin. Ha? Anak natin? Paano nangyari yun? Nung pag-alis ko, nagdadalang tao na pala ako noon. Anak! Anak! Lord! I'm so sorry. Ang laki ng magkukulang ko. Patawarin mo ako, anak. Ang laki ng magkukulang ko. Maraming salamat kay Buti mo. Kahit paman sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo, sobrang ganda ng aginaldo mo sa akin. Hindi mo lang ako pinatawad sa mga kasalanan ko, kundi minalik mo pa sa akin ang asawa ko. At sa tinagal-tagal ko, hinangad na magkaroon ng isang anak. Ngayon at dito na. Salamat, Panginoon. Maraming salamat! At mula noon, bumalik na sa dati ang pamumuhay ni Maria at Jose kasama kanilang anak. Mas lalong tumibay pa ang kanilang pagsasama at sa biyaya ng Panginoon, gumaling si Jose sa kanyang karamdaman. At ngayon, ang kanyang buong pamilya ay nagsisilbi na sa gawain ng Panginoon. Children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas tree.